Welcome po sa ating channel, mga katusyurantir. Nandito po tayo ngayon sa isa kong site na kung saan nasa gilid tayo ng bundok. So sa kamundukan po ito. At kung makapansin ninyo ay nandito tayo sa talahiban. So napakatalahib po ito at bundok talaga itong ating pinuntahan. So nasa gilid ako ng matarik na bundok. Kung makapansin nyo, pataas yan. Matarik ito at bangin ito, mga katresuranter. At isa po sa ating tinutuklas dito ay itong napakalaking isda na gawa ng mga Japanese Imperial Army. So ito pong marker nito ay hindi masyadong nakikita ng tao sapagkat nasa gilid po ng bangin at makakoy masukal po, mga katresuranter. So, nabidyohan ko na po ito noon at naditik ko na po ito. Subalit na i-video ko po ulit upang madikod natin ng gusto kung saan nakalagay ang nakatagong sikrito. So, kung maaaring may nakita din kayong ganito, makapagbigay sa inyo ng kaunting idea. So, ito po ay isda. Kung mapapansin ninyo, mga katresor hunter, yung isda na ito ay napakalaki. Ayan yung ulo niya. Ayan. At kung mapapansin ninyo, triangle yung mata niya. So may triangle siyang mata. Ayan. So ilapit ko po yung aking camera mamaya-maya konti. Ayan. So ito ay triangle na mata. Yeah. So, klarong-klaro po, mga katresuranter, na triangle yung mata. At ang tinutukoy nito, mga katresuranter, ay nakatriangle na mga malaking bato at nakatriangle na punong kahoy. So, yung mga nakatriangle na mga bato ay hinukay ko na po at iniwan ko kasi medyo 4 meters ang lalim. Hindi ko kaya. At daanan ng tao, mga katresuranter. So medyo mahirap po yung tinutukoy niya. So puntahan po natin mamaya yung isa na dalawa po kasi ang karga nito. Isa doon sa may puno na kahoy na nakatriangle at isa naman doon sa may bato na nakatriangle na dito lang sa unahan niya, mga katresuranter. Kung saan nakaturo yung ulo niyan doon, yung bigat niya papunta roon. So, nandiyan ng mga 4 meters away mula po dito sa isda na ito. So, 4 meters lang yan papunta doon sa dulo nitong ulo. So, kung mapapansin ninyo yung ulo niya ay papunta sa baba yung direksyon. At may groove siya. May lock sa gitna. So, kapag hinukaya natin dito sa ilalim, at mag-ubirhang yan, hindi siya babagsak ng basta-basta kasi may lock dito sa gitna. So nakalock. So kung maghukay ka banda dun sa dulo ka maghukay ay matatanggal yung ulo at babagsak dun yung ulo at maaring mapahamak yung naghukay. So trap yung ulo nito, mga katresor hunter. Babagsak yan dun sa ilalim kapag ating hinukayan. So, napaka-utak ko ang gumawa nitong isda na ito na marker. So, ang tinutukoy po nito, mga ka-treasure hunter, ay tubig. So, may tubig dito sa ilalim, ang sabi ng isda. So, yung ulo niya napapunta doon yung direksyon. Doon sa ilalim ay may blue na clay. Pagdating natin ng mga 4 feet ay may blue na clay. Yun po ang palatandaan ng tubig. At kapag narating ang tubig, mga ka-treasure hunter, nandyan lang ang treasure. So 4 feet lang ito. Hanggang 4 meters ang lalim nitong isda na ito na may karga dyan po sa unahan. Subalit hindi ko po ito mahukay, mga ka-treasure hunters, dahil nag-iisa ako. Ay, napakahirap.
sinubukan kong halughugin dito. Ayan, nakalak po ang mga bato dyan. Maaring may entrance dito ng tunnel, papakyat si Ayon dito sa kanyang ulo. Yung groove na yan ay kung saan dumadaan yung tubig sa ibaba. Doon ang gagaling sa tunnel yung tubig. So nakadesign galing doon sa bundok na yun. Yung creek doon sa kabila, mga katisiranter, ay dinisin yun ng mga hapon, tinambakan, ginawang garden at nag-absorb siya ng tubig at nakadesign papunta dito sa tunnel at papunta dito sa ibaba, lulusot doon sa ubog. So ito po ang design ng batong ito. Itong linya na ito ay tunnel system yan na dinaanan ng tubig. Nandiyan nakababad ang mga gold bar, mga Catrician Hunter. At giveaway naman itong tinuturo ng ulo na 4 feet hanggang 4 meters. Or 4 meters ang kanyang itinutukoy ng ulo na yan. At hindi natin na makukuha yan ang basta-basta, mga Catrician Hunter, kung tayo ay nag-iisa lang. So, sinubukan kong tingnan ang ebidensya dyan sa ilalim yung blue clay. At nakita ko, positive po, mga Catrician Hunter, yung isda na ito. At isa sa ating ipapakita, mga Catrician Hunter, ay yung kahoy na aking sinasabi na nakatriangle. So bukod dyan sa nakatriangle na mga bato dyan sa unahan, ay yung kahoy naman na nakatriangle ang aking ipapakita. Yung tinutukoy nitong triangle na nakaukit ay nakatriangle na mga punong kahoy at nakatriangle na bato. So, ibahagi ko lang sa inyo kung anong kahulugan nito. Yung puno na yun, ipakita ko sa inyo, mga Catrician Hunter. So, halika kayo at puntahan natin yun. Yung mga punong kahoy na nakatriangle na yun. Catrician Hunter, sa tinutukoy ng ulo ng isda na isa sa may deposito. Ito po yung mga nakatriangle na puno na ayon dun sa mata niya na kanyang itinuturo. So nakatriangle ito, yung isa nandoon, yun, ito isa at saka itong isa. So perfect triangle. O, tingnan natin yung mga puno na yan. Kung saan banda nakalagay yung treasure dyan. Yung puno ay umabot na ito ng mga 85 years, mga Catrician Hunter. At ang puno na ito ay bonsai na kung saan hanggang 165 years more or less ang buhay ng mga punong ito. Isa, dalawa, tatlo. So triangular siya pagkatanim. Tingnan natin sa ibang anggulo, mga Catrician Hunter. Isa, dalawa, tatlo. So naka-triangle sa isa, dalawa, tatlo. So ang treasure nandito sa gitna ng katriangle na yan, dito sa daanan mismo. So daanan mismo ito. Actually na video ko na ito, pero
inulitan natin para sa part 2. Tinry kong kunin yung giveaway dyan, pero wala na, baka nakuha na yun dyan sa may butas na yun. So triangular po talaga ito. So sa gitna po talaga ng nakatriangle ng mga punong ito, mga katresure hunter ang treasure. Kaya isa po ito sa ating prize pick. Kung mapapansin ninyo, may tumingin dito sa isa, binakbak din yung butas ng kahoy. Ibig sabihin, pinaghinalaan din. May tumira, mga katresure hunter. Pero wala ang laman ito. Maaaring tinistim lang niya kung mayroon yan. So dito po talaga sa gitna sa daanan na ito kung saan ito nakatriangle dito sa gitna, palitan nila mga taga 3 meters 4 meters ang palitan nila, triangular in 4 meters. So eksakto lang dito 4 meters din yung lalim nito. Si proportional ito eh. 4 meters from one tree to another tree. Then from the second tree to the third tree is 4 meters away. So perfect na 4 meters engineered yung pagkatanim. So 4 meters din ang deep nito. For sure kasi small deposit ito. Giveaway. Ito yung mga dapat na makuha na mabilisan. Sabalit nasa gitna kasi ng daanan, mga ka-treasure hunter. Ito yung tinatawag na old na daanan ng mga sinaunang tao. Hindi nila alam ito kasi wala naman silang pakialam dito sa bundok. Hindi din nila alam ang treasure. So, bago tayo magtapos, mga ka-treasure hunter, shout out po kay COH Vlog. So napapa-shout out yun eh. Shout out nga pala sa inyo dyan sa Kabisayaan. So ito ang ating isang prospect dito sa gitna na naka-triangle na kuha na ito. Punong kahoy na ito na kung saan na eh, napakagandang sign ito, mga ka-treasure hunter. Tingnan natin sa malayo bago tayo magtapos. I-view natin to sa malayo. So, napakaganda tingnan sa malayo to eh. Ayan. I-view natin siya sa malayo. Yung isa yun. Yun yung isa. Saka ito yung isa. So, triangular in ang position ang pagkatanim by 4 meters apart away from the distance of each tree na kung saan nakatanim siya ng triangular. Engineered na talaga ang pagkatanim sa kanya. At halatang may nakatago dyan sa gitna na yan. Gitna dyan sa triangle na yan. Dyan sigurado ang sa ilalim yan, mga ka-treasure hunter. So hanggang dito na lang po ang ating pag-video at sana ay may napulot tayong aral tungkol dito sa mga naka-triangle na kahoy kung saan banda tayo maghukay. So dyan sa gitna po tayo maghukay. Kapag makakita tayo ng triangle na ganyan, yun yung tinutukoy na ang ulo ng isda. Pero may load din yung ulo ng isda, mga ka-treasure hunter. So kinalat ng mga hapon. Kinalat nila yung pagkatanim ng mga treasure. Hindi pwedeng iisa lang kasi madaling matrack. Kapag isa lang, pag nakuha, wala na silang babalikan. So kanilang ikinalat talaga, mga ka-TH. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood sa aking mga videos.